Ito, nagpe-prepare kami. Papunta naman kami ng Pearl Harbor. Oh, ito, naglalabasan na sila. Hello! Going to the Pearl Harbor. Dito kami sa labas, hinihintay namin yung iba namin makakasama. Ito ang ginagamit nila ito pag every Monday to Friday para ano, kasi pagpapunta ng West, na masyadong gumagamit ito. Yung papasok pa ng mga trabador ka, papuntang Waikiki, ginagamit nila yan, papunta ron. Kaya pala ganun na ano. Pero mamayang alas 10 ng umaga, alas sa kaya 11, tatanggalin nila yan. Eto, nakarating na kami sa parking lot ng Pearl Harbor. Maghanap na kami ng paparkingan para pumasok doon sa loob. So, ito na yung loob ng pinaka-museum dito sa Pearl Harbor. Ayan yung USS Baufin na ginamit ng World War II. Bali, nagsisilbi na lamang siyang isang tanawin dito sa Pearl Harbor sa Hawaii. Bali, ito naman yung mga torpedoes na ginamit noong panahon ng giyera. Ayan. Yung mga anti-aircraft weapon na ginamit noong World War II. Yan. Ito yung front view ng USS Baufin. Bali, ito naman yung pinaka side view ng USS Baufin. Ayan, tingnan niyo. Papasok tayo sa loob ng submarine. Thank you.
So nandito na tayo sa pinaka USS Bofin Submarine. Ito, papasukin natin yung loob. Ayan, maraming turista. Muli, galing sa iba-ibang mga state ng Amerika at sa iba-ibang bansa. Yan, nagbablog ako eh, sa YouTube. Ngayon, bababa tayo ngayon para makita natin yung loob ng submarine na ito. Dito yung mga kababayan natin, mga guide. Okay, bababa tayo sa pinaka ilalim ng submarine. Ayan. Dito tayo sa pinaka ilalim na bahagi ng submarine. Dito na tayo sa pinaka loob. Ito yung pinakaloob. Ayan, yung mga kung saan sinasara nila yung mga torpedo. Ito. Ayan. So, ayan. Bala. Nagsisibing pinakabala na yan. Paliliparin nila. Bali, ito naman yung bed bunks ng mga crews. Ayan. Ayan. Papasok ka dyan? Ito naman, pupunta tayo sa ibang bahagi ng submarine na ito. Medyo makikipot yung daanan, kaya medyo babaruktutin mo yung katawan mo para makapasok sa loob. Ito. Ito yung pinaka, sabihin natin, way nila. Ito. Sabihin natin yung pinaka area nila para magmerienda o kumain. Ito, tulad ng ating nakikita, mga bunk beds pa rin ng mga sundalo sa isang maliit na kwarto. At kung napansin nyo, bali tatlong magkakapatong na mga beds ito, na eksakto lang ang isang bed sa isang tao. Ayan, kaya makikita natin yung hirap ng mga sundalo. Ito, kung nakita nyo, bunk beds pa rin, bali anim na makikipot ng mga kama na tatlong patong. Kaya anim na sundalo rin ang pwedeng matulog dito. Ito, punta tayo sa ibang bahagi naman ng submarine muli. Ito, ini-interview ng isa sa mga kasama natin dito, yung isang empleyadang Pilipina dito sa loob ng USS Bofin. Maingay kasi merong nire-repair doon sa labas ng submarine. Ayan, tingnan nyo yung liit. Yung liit ng pinto. Nahirapan pumasok yung mga turista. Ayan, tingnan nyo. Ayan.
Mahirap lalo na kung medyo mataas ka at malaki-laki ang katawan mo. Mahirap talagang pumasok. Pero ganyan talaga kasi nga submarine, limitado lang yung size ng laki ng submarine nito. Para nga magkaso yung mga bagay-bagay tulad ng halimbawa equipments o katawan nila dito sa loob ng submarine. Ngayon punta tayo sa ibang bahagi naman ng submarine. Ito, another entrance. Maliit ang pinakasabi natin pinto o butas para tayo makapunta sa ibang bahagi ng submarine. Ito yung mess hall nila. Ayan. Kainan dito. Muli ang kanilang lababo. Ayan. Ayan. Kaya ito yung pinakatulugan ng mga crew nila rito. Ayan. Bila tatlong patong ng mga higaan ng mga crew. Ngayon, pumunta naman tayo sa ibang bahagi uli ng submarine na ito. Kaya muli, dadaan tayo sa isang makipot na sabi natin pintuan para makarating tayo sa ibang bahagi ng submarine na ito. Ayan. Kung hindi ako nakakamali, ito yung tinatawag ng engine room. Nandito pa rin ako sa loob. Nandito yung mga kasamahan ko, mga turista rin. Punta tayo sa ibang bahagi muli ng submarine ito. Kung saan tayo kung mapapa-abot. Okay, lulusot ulit tayo. Yan, ito another section na naman ng submarine. Naman yung isang bahagi ng lugar dito sa loob ng submarine, makipot na daanan. Kailangan talaga lulusot tayo para makarating tayo sa ibang section ng submarine. Lulusot tayo dyan sa butas nito. Sabihin na natin pinto na naman o entranceway para sa ibang section ng submarine na ito.
natin. Para dito naka-imbak yung mga torpedo nila. Ayan. Yes. Eh naman ay papanik tayo sa bandang itaas na bahagi ng submarine. Yan, dito yung pinaka gun section o yung kanyon nila. Ayan. Uli, medyo mahangin na kasi nakalabas tayo. So, itong nasa harapan natin, ito yung kanyon. Ayan. Ayan. Papalik naman tayo, titignan naman natin ito. Kung hindi ako nagkakamali, machine gun ito. O yung tinatawag nyo ng anti-aircraft na armas para babagsakin ang aeroplano. Ayan. Ayan yung dulo niya. Haba. Tayo sa pinaka-tuktok ng submarine at nasa tabi ko itong hindi natin malamang na ito yung anti-aircraft weapon. Yan, yan naman yung machine gun nila. Kaya naman eh, bababa na tayo, lilipat naman tayo sa isang barko na ginamit nyo noong World War II.